Bakit ganun at wala kahit isa na kampiyonato sa mga mahusay na kupunan nito noong kapanahonan ng 90s na ilista sa kanila? Tungayan natin ang kasagutan sa bago kong video na ibahagi na sana inyong magustuhan, mga kabrad, at natiyak ko maaliw kayo dito kaya at nasisiguro ko na kaantabay lang po tayo at alam ko na di tayo magsasawa sa pagsuporta sa aking channel. Kaya sa hindi pa nakasubscribe, oras na para magsubscribe at maging magkabrad na rin tayo. Just once, can you figure out what we do wrong? Why we never last for very long? What are we doing wrong? Just once, can we find a way to finally make it right? To make the magic last for more than just one night. We could just get to it. I know we could break through it. Just what is it in me? Sometimes I just don't know what keeps me in your love and why you never. Mahusay na mga kupunan ng NBA na hindi nawagi ng isang kampiyonato noong 1990s. Ito ang panahon ng mga dakilang manlalaro na tulad kay Jordan, Barkley, Olajuwon, Ewing at iba pa. Pinag-aambing din namin ang kungalian ng Magic at Bird noong 80s, pero ito talaga ang sinabing pinakamahusay na panahon sa kasaysayan. Ngunit ang pinakamahusayang bagay ng 90s at ang dahilan ay isang Michael Jordan. Kaya simulan na natin ang kwentuhan na ito. Number 1, ang 1996 Seattle Supersonics. Naitala nila ang 64 at 18 at natalo sa NBA Finals sa Chicago Bulls. Ang kupunan ay laging banta kada taon sa kanluran. Nung sa wakas sa kaligitnaan ng 90s, nakalusot sila sa NBA Finals. Sila ay pinangunahan ni Sean Kim at Defensive Player ng Taon, Gary Payton. Sila ay naging dominante na duo sa liga. Ngunit nasasaan si Michael Jordan at ang mga toro sa buong taon niya mula nung mag-retiro. Seattle ay 2-0 down. Ngunit ang Sean Kemp ay may dalawang pambihirang laro sa game 4 at 5 at na-force sa 6 games para masumpit ng Bulls ang titulo na sana simula ng isang dinastiya na inasam nila tulad lang ng OKC 2012 na hindi na nakabalik sa NBA Finals. Napamanga naman tayo sa dalawa na to. Kahit nakakalungkot man yun lang ang Finals na nakapasok sila at ipinalat sa kamay ng mga Chicago Bulls. Number 2, ang 1992 Portland Trail Blazers. Tinapos nila ang season na may record na 57-25 at natalo sa NBA Finals sa Chicago Bulls. Ang 1990s na alam natin lahat, panahonan ng mga Bulls at halos panahon ni Michael Jordan. Ang mga Blazers na pinakamahusay na kupunan sa West Campers na pinakunahan ng Hall of Famer na si Clyde Drexler at lumakad sa NBA Finals na sa wakas na nagawa ito ng Blazers na nagkatagpo sila ng Bulls at si Drexler ay napalaban ng host team ay Jordan sa pamamagitan ng unang apat na laro at ang serye ay talaga nakatali sa tuto. At
gusto ay patungkol lamang kay MD kumpara kay Clyde noong 1982. Subalit ang Boxer ay naglaro ng marahas sa uling dalawang laro ng serye. Ang Motoro ay nagpatuloy upang makabingwit ulit ng kampinato. So sayang ang pagkipag-kompetensya niya sa unang apat na laro ngunit sa samang palad siya ay paghugapagod sa isang bagay na hindi ako sigurado. Marahil ay nangyipagtalo siya sa mga injuries ng pagliyab ng Portland na wala ng sasayin. Number 3, 1994, New York Knicks, na nagtapos na may record ng 57-25 at sila ay nabigo sa NBA Finals ngunit sa oras na ito sa Houston Rockets. Sila ang may bayan at ang buong NBA ay medyo bukas sa panahon ng 1994 at si Michael Jordan ay nagtitiro sa una-unahang pagkataon upang maglaro ng baseball at ang labas na hindi talaga naging maayos para sa kanya. Ngunit mukhang ang mga Knicks ay sumapas ay may isang bintana na pagkataon upang makapunta sa NBA Finals na pinamunuan ng Hall of Famer Patrick Ewing, physical na tao at nanguna sa isang matigas na physical na palutong na coach ni Pat Riley sa NBA Finals na pinamunuan niya. Pagsundan ng tagumpay na nalasap na napagawagaan nila sa Indiana Pacers 7 laro, Patrick Ewing vs. Hakeem Olajuwon ngunit naging halimaw siya na pagganap ng 25 puntos, 10 rebounds, 7 assists ang napatulayan na ang pagkaiba sa 6 na puntos ng panalo, Houston. Itang kasunod ay nagtapos muli sa Finals noong 1999 ngunit ganun din nadigo ulit at lumayang pag ang Duncan Robinson ng San Antonio Spurs na guyo ng titulo. Number 4, 1998, Indiana Pacers. Itapos sila na may record ng 58-24 na nagang ma-eliminate sila sa Eastern Conference Finals sa Chicago Bulls na ito ang pinakamagaling na kupunan ng Indiana sa 1990s. Kung ating titignan, nagdagdag ng sharpshooter na si Chris Mullin sa kanilang core ng Reggie Miller, Mark Chaplin, Rick Smith at si Larry Bird ay ang coach na kupunan na ito at tinunahan niya sila. Sila ang bagay bilang pangalawang pinakamahusay na record at ang nalong coach na taon kaya si Larry Bird na alam kung ano ang kinakailangan upang manalo ng isang kampeonato at sa kupuna na iyon ay tinitingnan ng mga Pacers na gawin ng mahusay sa panahon iyon. Ang mga Pacers ay isang bitiranong kupunan ngunit nagigipagtulungan pa rin noong napakahusay. Ang mga Pacers ay nabigay ng mahusay na laban sa Bulls na sinumang ang kupunan sa bahay nila ay nanalo sa bawat laro. Sering iyon kasama ang Indiana sa huli ay naulog sa Chicago Bulls sa 7 laro ng 5 puntos at sa kasamang palad ay ang Reggie Miller ay hindi kailanman nakakuha ng sinsing sa nais pag-usapan nila ang tungkol sa mga tunggalian. Mayroon silang ilang magaling na laban. Number 5, Orlando Magic, 1995 season. Nagtapos sila sa record ng 57-25 at sila ay napusta sa NBA Finals ng Houston Rockets. Ito ay pinuunahan ng isang nangingibabaw na batang malaking lalaki na nangungalang Shaquille O'Neal at sila pinamunuan din ng batang point guard na pinangalan ng Penny Hardaway. Tapos kanila ang pumisala sa liga noong kalagitnaan ng 90s. Kasama ang palad para sa kanila, Penny, nagpumiglas ng may mga pinsala. Ngunit halos lahat ng kanyang karera at bilang isang resulta, malisi siya upang sumali sa mga Los Angeles Lakers. At tulad ng alam natin na maganda ang ginawa niya, katapos ay nanalo siya ng ilang kampiyonato kasama si Kobe. Kasama ang palad, maaari silang manalo ng higit pa kung walang higwaan na mayroon sila. Ngunit sa 1995 na panahon kasama ang Magic, ito ay isang ano ang maaari nang maging kung ang Penny at Shaq ay magkadikit o sa wakas ay wala namang pinsala si Penny. Noong 1995 na inilagay nila ang kupunan sa pangalawang pinakamahusay na record sa bahay sa kasaysayan ng NBA 39-2 ay sa katunayan sila lang ang kupunan sa listahan.
Ito na tinalo talaga ang isang Michael Jordan led Bulls team sa playoffs. Tinalo nila sila ang konferensyong semifinals sa taon na bumalik sa MJ mula sa pag-re-retiro. Nakarap nila ang defending champion Houston Rockets sa NBA Finals. Pinatunayan nilang walang laban para sa Hakeem Olajuwon na nakapaglimita kay Shaq ang mga Rockets ang nagtapos pagwawalis sa seri. Ngunit talagang The Dream ay nagpakausay sa sering iyon at ang Rockets ay nagpakawala laban sa naglahong mahika ng Orlando. Number 6 ang 1992 Phoenix Suns ang tapos sa umapoy na record 62-20 ngunit na-eliminate sa NBA Finals at hulaan kung sino ang tumalos kanila ang Chicago Bulls noong ika-17 na Hulyo 1992 na ipinagpalitan ng araw ng dating All-Star Jeff Hornacek, Ken P. Terry at Andrew Nash Philadelphia 76ers para sa All-Star forward Charles Barkley. Sa Barkley ay naglaro ng 4 na season kasama ang Suns bago ipagpalitan sa Houston Rockets noong 1996. Marami na isinara sa alang-alang ang trade na ito na ang pinakamahusay na trade sa araw sa kasaysayan kaya sa panahon noong 1983. Charles Barkley ay kumbinsido na siya ang pinakamahusay na manlaro sa planeta. Nag-average ng 25.6 puntos bawat laro at 12 rebounds sa kanyang unang taon sa Phoenix. Nagawa din niyang may uwi ang MVP na pinuunahan niya ang Suns sa isang 62 na panalo sa panahon at walang hirap. Sila ang pinakamagaling na kupunan sa konferensya sa panlurani. Ngunit as kasaan nila ang Michael Jordan at Chicago Bulls. Siyempre, kagaya ng karamihan sa mga kupunan sa listahan ito, ang mga Bulls ay nagahanap para sa kanilang unang tatlong pick. Coverage sa Barkley ng 17 puntos, 13 rebounds at 6 assists kada laro sa NBA Finals na nakakagulat ng mga numero na sinasakyan ng mga Suns na likuran niya na bumalik na nagawa ng 2 sa 3 laro nilalaro sa Chicago. Ngunit ang mga Bulls ay inalis ang 3 laro na nilalaro sa Phoenix. Ang mananalo sila ng seri sa 6 laro sa samang palad. Para kay Charles Barkley, si Michael Jordan ay nasa daanan na papunta sa tagumpay. Number 7 ang 1998 Utah Jazz. Di alintana ang lamig, uminit at sila na may record ng 62-20. Ngunit ang lamig na sila sa NBA Finals, hulaan kung sino ang nakatalo sa kanila, ang Chicago Bulls. Ang Jazz ang pinakamagaling na kupunan sa isang kargadong Western Conference na nagwagi ng 62 ang laro sa likod ng duo si Karl Malone at John Stockton. Ang duo ay madaling sabi na isa sa pinakadakilang duo sa kasaysayan ng NBA. Ngunit hindi nila nagawang manalo ng isang kampiyonato. Tingnan natin kung ano ang nangyari noong 1988 sa unang round ng playoffs. Ang Jazz ay down 2 na laro sa isa sa walang seeded Houston Rockets. Pero ang Stockton at Malone punong ibabaw at nanalo sila sa 5 laro. Sa semis ay tinalo nila ang San Antonio Spurs sa 5 laro. Pati na rin sa finals sa panluran ay talagang nalis ng Jazz ang mga Los Angeles Lakers upang umabante sa NBA Finals para sa pangalawang sunod na taon. Kaya't nangahulugan ito na ang taon bago ang Jazz at ang NBA Finals at hulaan kung sino ang nakatalo sa kanila ang Chicago Bulls sa gayon sa back-to-back na taon. Ay nakarap sila laban kay Michael Jordan at Bulls na nakarang season. Marami ang nag-isip. Ito na ang taon saan ang Utah Jazz ay tuluyang mailabas ang Chicago Bulls sa tuktok ng NBA. Bawat laro ay talagang mapagkompetensya sa kasamang palad pagkatapos na ang 6 na laro ay mabubuhay magpakailanman sa kasaysayan ng NBA. Tulad na nakita nyo na ang karamihan sa mga kupunan na ito ay hindi maaaring manalo at makampiyonato ang pangunahing dahilan ay dahil kay Michael Jordan.